guys, ngayon, ang gagawin natin ay mag-change tayo ng Raider 150. Carb type model 20. Carb type 21. Po siya. So, tingnan natin ngayon. Sana makatulong po tayo. So, ito guys, ang kanyang ito gamit. Ito po yung Raider 150 natin. Ito na po yung ating key change type. So, ang kailangan natin ngayon ay ito ngayon natin gagamitin na lagay ng langis. Napanggalin natin doon. Ito po yung filter niya. Ito po siya. 50 pesos ang pagkakabili ko. Po siya. Pero kung maganda pa yung pinaka-stock niya, release lang natin. So, ito naman yung tools niya na gagamitin natin. Ito, ito naman po yung lagi? Size 8 niya. Tayo po, ito. Para tanggalin natin yung size 8 cover ng filter at niya. Ito yung pang filter po. Yan. So, yan po siya. Yan. Yan po yung pang filter. So, mas maganda po kasi sa box rinse kasi para hindi siya malustrade. Dito naman po sa may pinaka drain plug niya. Dito naman po yung drain plug niya. 14 siya. 14. So mas maganda po kung box rinse siya. Box rinse siya. So ginamit ko naman po siya. Yan. Para hindi po siya mabilog ang tornilyo natin. Para hindi po siya mabilog. So, bago natin po baklasin yan, i-start mo natin po yung bago nyo makina para pandarin yung ang motor kailangan luwagan nyo muna po matamilo niya latak-latak niya na didikit pag uminit ang makina didikit po siya malambot ang turilyo at mabilog po siya pag kinisin natin lahat po bagsak po siya. So ngayon papandarin po natin yan para yung mga langis niya na latak na stop natin para matunaw natin yung para diretso po siyang baba. So ngayon papandarin na natin siya. Kailangan natin i-clutch siya, ipisilin yung handle niya kasi hindi siya mag-aandar. Pinandar na natin muna para yung langis niya uminit at marusaw yung mga latak-latak niya. Siguro mga 1 to 2 minutes speed niya. Okay guys, hindi natin mag 2 minutes. So guys, pandarin muna natin bago tayo mag-change oil. 2 minutes, 3 minutes, pwede na yan. Pero bago nyo pandarin yan, luwagan nyo muna po yung tornilyo para hindi mainit. Sa 2 minutes na mainit na yan, so patay na natin. Patay na natin okay. Po siya, isa na natin yan at
mainit na po yung lights niya. So, okay natin, so ito, guys. Tatanggalin na po natin rin. So, ito. Medyo ganda po at mainit po yung lights niya. Okay. Kita nyo po ang langis. Napakaitim. Langis. So, ang pag-change oil po ninyo, kung bagong bili po, 500 km po, change oil na kayo. So, sa susunod po na change oil nyo, 1,000 ang dagdag nyo. So, magiging 5 na po siya. At every 1,000 na tinakbo, change oil po kayo. Kasi napatay ng langis. Tayo nyo lang makukas po. Kita nyo yung itim na po. Patak-patak. So, ngayon naman po, natin tong pabuksan natin yung pinaka-langis. Lalagyanan niya. Para makasingaw naman siya. Para makapasok hangin at mabilis ang pagbaba ng langis. Makuha niya. Minsan, hinihirapan ko to. Ayun, lumalakas ang po niya. Hipan ninyo para bumaba kagad yung langis. O di so, kaya okay, kung meron ko yung compressor dyan, kuha nyo ng hangin. Ito naman tatanggalin natin. So tatanggalin natin po yan. I-clear natin ito. Papalitan na natin so, po okay, na. Medyo malawag na siya. Nilagyan ko na ako kasi siya, yung filter. Kasi pag mainit, nahihirap. Lalambot ang tunelyo. Then, mainit pa tanggalin. Huwag niyo masyadong tatanggalin kagad. Ikawang niyo lang muna. Patagasin niyo po. Kasi nandiyan na din langis niya eh. Patagasin natin yan. O yan po, kita niyo po. Kinawag lang po natin yan. Para may daanan yung langis niya. Pinatinsul ko. So, bago nyo tanggalin to, ikawang lang to. Kasi nga, patagas nga natin. Tanggalin natin yung cover niya. Para maganda ang kuwan niya. Pagbukas natin, pagpalit. Kinawang ko lang po yan. So, ayan guys, medyo kunti lang siya. Tulo. Tanggalin natin. Pwede na natin tanggalin yung cover. Isa-isa lang. So may maisi po siya, tuloy ito mahaba o. Yung maisi po, ito mahaba o. Yung maisi po, nasa taas po yan. Ito maisi po eh. May spring po siya. Meron po siya spring. So ito tatanggalin natin filter niya. Tanggalin na natin. Yan ah, wala so, na siya. So wala na talaga siya. Natanggalin pa kakadikit niya ng elements niya. Sumunutong na siya, hindi nagpilit. Talagang paliti na po siya. So, meron po doon rubber din ha. Meron. Ingatan niyo ha, baka sumala yan. Rubber po yan sa loob. Kailangan nandun po siya. Baka kasi nakasama sa pagtanggal niya. Ito po yung dati. So, natanggal na siya. Ito yung bago. So, palitin na lang talaga ito. Wala na yung dikit niya. Luto-luto na siya. So, binisi lang natin siya. So,
So patagasin natin, inisin natin. Ito may oil seal po to ha, para matanggal mo yan. Kaya may oil seal din po yan sa gilid, kailangan lapat na lapat po yan. Meron siyang radyo sa dulo para dinupas mo yan guys. Ito, okay, may tumutulo pa siya kasi hinipan ko siya para matanggal yung langis na nastas pa. So, pwede nyo hipan yan, ho. O di kaya sa mabulkanizing, panginan nyo. Pero kung kayo lang, pwede nyo hipan na lang. Okay, dapat po natin uli. Salamat po sa pagpalabas ng langis. May lumalabas. Ano, may lumalabas po siya. Parang tira-tira, matanggal po siya. So, wala na pong langis na. Ayan, dadaan pa pa. So, yun na mga pinagtawag natin. Shout out nga pala sa mga... So, sa inyo, may team na po talaga yung taga Bicol chapter ng Magnificent Riders Club, Nueva Ecija chapter, Batangas so, chapter, Indore chapter, NCR chapter, kung Isabela chapter, kasa kung ilan ang inyong Cavite chapter, Samar chapter, James Oil, at sa mga presidente po ng bawat chapter, shout out po sa inyo. Ang change sa inyong 500 kilometer po ang kailangan nyo makasagins. Change nyo na kayo kasi kung anong pabrika yun. So sa susunod change nyo, tagdag kayo ng 1,000. Panood natin, subaybay. So, makikita sa gauge nyo. Kay Bobby Gaba. 1,500. So, second Marlon Morante channel. Tagda kayo dyan sa Jan Capote channel. So, 2,000. Jurel. Mabasa nyo. Capote so, channel. Po, unang change rate po yan. Pagpabili nyo po sa kasa, 500 lang muna. Kilometer at trakbo. Change rate kayo. Then, second na change rate nyo, tagda kayo ng 1,000. So, tuloy-tuloy na po yun. At kay, kay Bay Elmer. Kamusta sa'yo dyan? So, ganun lang po yan ang proseso niyan po. Every change oil, 1,000. So, 1,000. Ayan ang mga lodi. Wala na kasi nung kumapatak-patak. Pwede nyo gawin nyo pong itong mga used oil. Pwede nyo ikaw nyo sa kadena. So, na yung used oil natin, pwede natin ipahit sa kadena. Yan. Para medyo smooth natin sa kadena. At hindi kinakalawang. Yan. So, siya. Dahan-dahan lang po tayo. Baka po tayo madali ng sprocket. Kagandaan sa mga gamit na lang is pwede nyo ikon sa kadena. Okay guys, wala na lang is. So, wala na. So, ilalagay na natin itong filter na bago. Ilalagay na natin itong dapat ito po may butas. Nandun po siya. Kasi tatama sana. Nandun po yung rubber sa loob. Nasil niya. Siguro nyo lang yung rubber niya doon. Ibig sabihin niya, tama po ha. Okay. So, ayun na po. Yan. Okay. So, itong araw na po ito. Dapat yung pinaka-araw niya. Kailangan po nasa baba so, yung pinakatanda. Yan. So, kabit mo na nahihirap po. Pansin siya na po at isang kami lang ang ginagamit natin. Kasi wala tayo ng silicone holder. So, ayan na po. Okay. Kailangan tama-tama po sa butas yung tornilyo. Kasi pagka taglid po, masisira po ang ating thread. Bobohangin. Tanda na yung araw po yung araw niya. Kailangan nakaturo sa baba para serbo lang natin pagkakakapit.
po, igpitan natin. Igpitan natin po ito, ha. Kalalay lang pong pag-igpit, ha. Huwag masyadong malakas. Okay. Baka maputo natin yung tornilyo. Okay. Tama lang po ang pagkakaigpit. Okay. Okay. Yan. Okay. Tapos siya. So, napalitan po natin ng filter siya. So, tapos siya ngayon. So, ininex naman natin yung okay na. Nut naman dun. Din para masalilap po natin ikakabit ang langis. Kailangan po tumutulo sa kanya. So, ikakabit natin po itong dahan-dahan din po, ha. Bolts niya. Kailangan diretso. Para hindi malustrate. Kailangan siguro din niyo po tama po pagkakabit, ha. Kasi pagka tabingi siya, malulustrate po yung thread niya. Okay. So, gagamitin ko itong pag-ipit itong kan. Open rings. Ito ang ginamit ko kasi medyo okay pa siya. Kakat-kakat siya. So, ang pag-ipit mo ito, hindi so, sa tudho, ha? Pag-ipit. Alalay lang. Pag kumagat na, konting pihit na kote, okay na po siya. Para madali masyado magtanggal din. Para pag magtanggal kayo, hindi kayo mahirapan. Kung may vaccines po kayo, mas maganda po yun. Yan po, ha, oh. Kita niya po ito, ha, oh. Magsasalin naman tayo na. Maglalagay na langis po tayo na. Ng langis. 1 liter po yan, ha? 1 liter po para yan. Para sa ating rider. So, ito na nga po, Paps. Kung may imbudo po kayo, pwede po. Magsasalin na po ako tayo. Nag-improvise lang po ako ng langis. Imbudo, papel so, po kung meron po kayong imbudo, gamitin nyo. Kung wala po, improvise na lang po kayo. Ito yung cover po ng notebook. So, para pagkakuan, hindi matatakot so, po iwasan po natin ang may makasama yung maduni. So, danda lang po, ha. Yan, yan. Danda lang po siya. Hanggang sa maubos po yung 1 liter, tuloy-tuloy lang po. 1 liter po yan, ha. So, lalay lang para nyo po. So, improvise lang po natin yung ating imbudo. May makikita naman kadyang nakasulat dyan sa may makina na 1,000 ml. So, hindi na po kayo maliligaw okay. Kung ilan na ilalagay nyo. Tuloy lang, tuloy. Lit. Ilang sukat ang langis ang ilalagay nyo. 1,000 ml. Tiyakin nyo po yung tornilyo sa ilalim ng makina nyo na tinanggal kanina. Ay, nakakabit. Okay. So, ubos na. Makikita nyo po itong gauge nyo. Yan po ang pinaka-gauge niya. Sa baba. Para sa namin. May label po yan. May show. Label 1. Ito yung guhit-guhit low, sa mid, at high. So, kailangan mo ando sa high tayo. Kailangan nasa taas siya. So, kasi hindi ko lang. Iba kasing motor. Mayroong sukatan dito yung matulis. Kasi wala siya. Wala siya. So, dito yung tinitingnan sa gauge niya. Okay. So, nasara na natin siya. Sarado natin siya ngayon. Itakpan na natin. At malalaman nyo din po kung ilan ang ilalagay natin dito langis. Kasi ito po, may nakalagay na po dyan. Oh. Yan po, 1,000 ml. Ibig sabihin, 1 liter. Ibig sabihin, 1 liter ang ilalagay natin. Langis. So, hindi ka na maliligaw. Okay. So, sisipin natin ng konti. I-kickstart lang natin. I-start natin. Sipa natin para maghalo yung langis. Para umakit po yung langis lang. Saka nyo i-start. Pero, huwag nyo i-on ang susi yan. Para hindi po siya mandara. Sipain muna natin. Sipain ang kickstart. Para maghalo. Sipain na natin mo ito. Ang langis. Para umakyat. Yan. Para maghalo po yung langis. Okay na. So, ngayon, i-on na natin ang ating susian. Susian.
sabay natin. Huwag nyo muna po i-revolution para yung, kasi mayroon pa lang sa hindi umakit sa taas, baka magsigas yung ating pistong niya. So hayaan nyo mo lang ganyan ang kanya andar. Kasi pag hindi revolution nyo, nakikita nyo guys, oh, nawala yung gauge nung langis. Ibig sabihin umakit na po siya papunta dito sa oil cooler niya. Bababa po siya. Comment lang po sa baba kung ano po ang inyong kabalungan at may gabay po kayo ng gusto. Okay. Shout out ko muna ang channel ni Yanri Capote, Joriel Capote, kay Marlon Morante at sa iba pa ang mga kasamahan. Okay guys. At abangan nyo ulit kung aking susunod na pag-upload. Okay guys, ayun, nandito na lang tayo. So shout out pa rin kay Bobby Gaba, ang aking kamag-anakan, at sa mga katropa ko, at sa grupo ko na Magnificent Riders Club. Ride na tayo, at medyo maluwag na ang pangyayon sa pandemic, so taragan na ulit tayo, pasan-pasan ulit tayo. Sige guys, Magnificent Riders Club, Bicol Chapter, Mindoro Chapter, Batangas Chapter, ECR Chapter, Isabela Chapter, Bulacan Chapter, Cavite Chapter, Laguna Chapter, Samar Chapter, at sa mga bagong riders na pumasok sa grupo, welcome po kayo. Hintayin nyo lang nyo po ang motorcycle training natin at ang may